Nahuli kam ang pananalisin ng dalawang menor de edad sa isang taxi driver. Ang kanilang modus, inaalalayan muna ang pasahero, saka pupuntiryahin ang kita ng tsuper. Nagbabalik si Emil Sumangil. Walang pakialam kahit alam nilang may nakatutok sa kanilang CCTV camera. Tawag taxi ang pinagkakakitaan ng dalawang menor de edad na ito, pero may iba pa pala silang diskarte. Pagdating ng isang taxi sa Pio Campo sa Malate, Maynila, inalalayan ng isang bata ang pasaherong bumaba. Ang isa, biglang binuksan ang pintuan sa likuran, sumakay pero agad ding bumaba, saka umikot sa pwesto ng taxi driver. At habang tila ba nililin lang ng kanyang kasama ang taxi driver, binuksan na ng bata ang pintuan sa driver's side at makikitang mayroon siyang sinungkit. Agad siyang lumayo at may isinuksok sa kanyang shorts. Ito raw ang kinita ng taxi driver na ayon sa sumbong niya sa pulis ay pang-dialysis ng kanyang asawa. Agad na nahuli ng barangay ang dalawang grade 5 students ayon sa barangay at social welfare office ng Maynila. Mula sa broken family ang mga bata. Ipinagkatiwala ng kanilang lola sa Manila Social Welfare Office dahil may nadiskubring problema. May narinig pa ako na kinukonfirm ko na parang pati yung marijuana na parang ginagamit na silang runner. Grade 4, grade 5, nababarkada po siya. Okay. Na palagi ko po siyang pinangaralan kasi sabi ko, magulo na ang pamilya ninyo. Sabi ko, dapat ayusin mong buhay mo. Ayon sa lola ng isa sa mga bata, naging problem child ang apo nang maghiwalay ang mga magulang. Masakit para sa akin. Kasi sa mga anak ko, napalaki ko naman sila ng tama. Pero bakit pagdating dito sa apo ko? Kasi po talagang nagre-rebuild talaga sila eh. Yun ang tingin ko sa apo ko na dahil sa pagre-rebuild din nila sa kanilang mga magulang, ayun ang resulta ngayon. Nagloko raw sa pag-aaral at nabarkada ang kanyang apo. Sabi niya, wala nang nagmamahal sa akin. Lahat na lang sila galit sa akin. Kaya ako na lang ang nakikita nila. Kaya inaamo-amo ko naman siya. Sabi ko, hindi ganun. Kaya kasi nasaway, kasi mahal ka nila. Kaya sabi ko, mahal na mahal kita, apo. Kaya inilunsad ng barangay sa tulong ng Manila Police District Station 9 ang programang Refuse o Resistance Education for Use of Drugs para turuan ang kabataan na walang makukuwang mabuti sa illegal na droga. Emil Sumangil, GMA News.